Pwede naman yan guys, no, na i-breed natin directly, no, kahit hindi na natin ikulong yung female. So ito na guys yung female na gamitin natin. So ito, at ito na rin guys yung pangalawa na male natin. Lipat na muna natin ito sa fish. Hey guys, welcome back to Palawan Ornamental Fish Shop. At ngayon guys, quick update lang tayo sa aking beta breeding. Che-check na natin to and bigyan ko rin kayo ng quick update ng aking mga blue polar breeding. Yung mga beta dito guys na ginbreed ko, kahapon ko lang sila nilagay dito. And ngayon che-check na natin kasi parang nag-start na sila mag-lay ng eggs. So ito na guys ang pair 1 ko ng beta breeding. Ayan guys, tingnan nyo, ang dami na ng eggs. Nag-lay na siya ng eggs. So, yung female na ginamit ko dito guys ay koi. Saka yung male na ginamit ko dito ay full red na beta. Dito naman tayo guys sa pangalawang pair. And yung female dito guys ay dumbo ear. Saka yung male ay red, full red. So, ayan guys. Sa tingin ko dito guys, ito sila ay nagbe-breed pa lang. Ayan. So, nagbe-mating pa lang and naglilay pa lang ng eggs. Okay, so, ayan guys. Very successful na yung beta breeding natin. So, ngayon guys, ang gagawin natin dito sa una na tank, since ito ay, ang female dito ay naglay na ng eggs. So, tatanggalin na natin yung female dito. Lilipat na siya natin doon sa kanya dating tiniterhan. So ngayon guys, ito, hulihin na natin yung female. So ayan yung female. So pag naghuli tayo guys, dahan-dahan lang, okay? Huwag natin ma-disturb yung bubble nest. Ayan, ayan, dahan-dahan lang. Until makuha natin yung female. So ayan, kuha na natin yung female. Ayan, koi na yun siya guys na female. So dito yung kanyang tirahan. Ayan, so lipat na natin siya dito. Ayan, so nalipat ko na yung female guys. So ang gagawin natin dito sa female ngayon, dito na naman siya natin i-condition ulit. Okay, so daily feeding, okay, ng pakainin natin siya ng fish food araw-araw. Okay, until another 2 weeks or 4 weeks. Okay, and pwede na naman natin siya ulit ma-breed. Dito guys, kung tingnan nyo, hindi na ako nagamit ng vent. Okay, hindi ko na gin-vent yung female. Okay, na nilalagay ko siya sa lagayan until mag-create ng bubble nest yung male. So, ito guys, ayan, very successful. Ang dami ng eggs ang nilay ng female. Ayan na yung male. Ayan, binabantayan niya na yung mga eggs. So, hopefully, ibantayan niya yung mga eggs, okay, mag-create siya ulit ng bubbles dyan and hopefully ma-hatch yan within 2 to 3 days. So yan lang guys, no, depende lang sa inyo kung anong technique gamitin nyo, kung gagamit kayo ng vent or ganito lang na technique gagamitin nyo, no, na lagay nyo lang sa malaking lagayan, no, breeding tank, katulad nito, ganito kalaki yung breeding tank wherein pwede yung female mag takbo-takbo, no, kung habulin siya ng male until such time na mag-create ng bubble nest and mag-start na mag-lay ng eggs yung female dito sa bubble nest. Same din dito guys sa aking pangalawang pair. Pero dito sa pangalawang pair guys, yan, hindi na rin ako nagamit ng vent. And dito, nag-start pa lang sila nagme-mating. Yan. So hopefully, mayroong eggs na yan mamayang hapon. Pagdating ko, pwede ko na rin yan tatanggalin yung female dito. So just keep on tuning guys and bibigyan ko kayo ng update nito from hatching, feeding until mag-grow out na yung mga beta fry dito sa
breeding tank natin. After ko mag-breed guys ng beta, ngayon bibigyan ko kayo ng a little update no dito sa aking blue polar breeding. Ito na guys yung aking mga blue polar na pair. Ito yung male and ito yung female na blue polar. Pero na guys, successfully nag-start na mag-lay ng egg yung female. Ayan, kung makita nyo. Ang eggs yan guys, nasa 2 days na yan. Okay, probably 3 to 4 days, mag-start na yan, mag-hatch ang egg ng blue polar. Itong blue polar guys, madali lang talaga to i-breed. Oh, madali lang talaga sila alagaan. And madali lang sila ipaitlogin. Okay, so kung gusto niyo mag-breed okay, ng egg layer na cichlid, to blue polar, i-try nyo. So ito na guys, yung male na blue polar. Ayan, medyo aggressive yung male, no? Kasi yan, binabantay nila yung kanilang eggs dito sa pipe, no? Sa kanilang territory. Ayan, so during this time, medyo aggressive yung male tsaka female na blue polar. Kasi yan nga, binabantayan nila yung kanilang eggs. Dito sa kabila guys, nag-set up na rin ako ng bagong pair ng blue polar. Ito. Yan. So, hopefully ito within 2 weeks, okay? Mag-start na rin ito mag-lay ng eggs itong blue polar. Ito na guys, yung second pair ng blue polar ko. Ayan. So, ito yung male and ayan ang female na blue polar. So, this time guys, wala pa sila eggs. So, hopefully within a week, okay? Mag-start na rin to mag-lay ng eggs ang female na blue polar. Dito naman guys, ang mga fry ng blue polar. Okay, itong mga fry na to guys, mga nasa 3 weeks old na to. And currently, pinapakain ko sila ng prime shrimps para mabilis sila maglaki. Ito na guys, ang mga anak ng blue polar. Yan, so ito sila mga nasa 3 weeks old na blue polar. And probably mga 4 weeks ito pwede na natin to malipat sa grow out itong mga blue polar. Pag ganito guys, kalaki na blue polar or within 3 weeks old na sila, pwede na tayo mag-introduce ng fish food, okay? Powdered fish food, pwede na natin to sila mag-start. So pagdating ng 4 weeks old, okay, itong mga blue polar, pwede na tayo mag-start ng granules na fish food para dito sa mga blue polar. So ayan guys, so hopefully nagustuhan nyo ang video na ito. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos. So once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.